To WMD Tech, and today we will be unboxing, reviewing, and building a PC on our new Techware Neo. Nabili ko siya sa PC Hub SM Fairview for 2,300 pesos and medyo malaki yung kanyang box, so kakailanganin nyo ng kasama or kotse para matransport nyo siya. Anyway, ina-advertise ng Techware ang Techware Neo as a new breed high airflow tempered glass chassis. Ang main attraction ng Techware Neo ay ang combination ng tempered glass at mesh front panel. So titingnan natin bawat pros and cons ng bagong case na to. For the price of 2,300, masasabing sulit na sulit ang inyong pera dito sa case na to. Para sa mga hindi afford ng mga cases gaya ng Cooler Master H500 Mesh or Fractal Design Meshify, Techware Neo would be the best case for you kung gusto nyo ng sleek design with high cooling performance kung nasa budget side kayo. And para sa features ng ating case, on the top meron tayong dalawang USB 3.0, HD audio, and dalawang USB 2.0. Para sa ating drive base, meron tayong dalawang 3.5-inch HDD base sa ilalim. At meron din tayong tatlong SSD na pwedeng i-mount sa tabi ng ating motherboard and pitong PCI expansion slots. Para naman sa ating fans, meron tayong tatlong included fans, isang 120mm at dalawang 140mm sa harap. Pwede ka rin maglagay ng tatlong 120mm fans or dalawang 140mm fans sa front. Para sa top, pwede ka maglagay ng dalawang 120mm fans at isang 120mm fans para sa rear. Para naman sa support and clearances, meron tayong 380mm max GPU, meron tayong 160mm max CPU cooler, 200mm max PSU length, and meron tayong rubber grommets para sa efficient cable management. Supported niya rin ng ITX, Micro ATX, ATX, and EATX motherboards. And lastly, meron tayong metal finished top area, meron tayong mesh front panel na may plastic base and dual-sided tempered glass. So, umpisahan muna natin ang ating PC build with Techware Neo bago natin pag-usapan ang pros and cons ng ating case.
And after 5 hours, natapos din ng ating build. Para sa ating build, gumamit ako ng Techware or BizFans. And ginamit ko yung parts ng aking main PC para dito sa ating build. Ilalagay ko na lang yung specs sa description below. So, check nyo na lang. And then, pag-usapan na natin ang ating pros and cons. Para sa ating pros, unang-una ay ang easy cable management. Maraming mga cable routing holes para ma-organize natin ng maayos ang ating mga cables. Pangalawa ay ang good intake airflows. Meron tayong clear tempered glass side panel. I know maraming gamers and PC builders ang gusto ng clear side panel para naman ma-show off yung kanilang PC parts. Pangapat is para sa height na 475mm, super sakto nito para mag-circulate na maayos yung air sa loob ng ating case and hindi siya masyadong matangkad o hindi din siya masyadong maliit compared sa dati kong case na Techware Vision na may 510mm na height. And isa pa sa mga nagustuhan ko is never nagdamot ng I/O port sa Techware. So good job. Unlike ng ibang high-end cases na tinitipid ang I/O ports. Another pros is pwede ka maglagay ng 6 fans sa ating case, 3 sa exhaust and 3 sa intake fans. And para naman sa ating cons ay must say na maraming minor cons ang case na to. Unang-una is the temperature. Not sure why pero ang max temperature ng aking Techware Vision is 61 degrees. Pero ang Techware Neo ay may max na 67 degrees. Bakit? Dahil masyado nag-focus ang Techware Neo sa intake compared sa Techware Vision na may solid exhaust pero minimal intake. Ang Vision ay mas nakakapag-release ng hot air compared sa Neo and dahil mas matangkad yung Techware Vision, mas nakakapag-circulate ng mabilis yung hot air sa loob. Compared sa ating Techware Neo na mabagal ang circulation ng hot air dahil nahihirapan itong ilabas. Siguro kung ginawa nilang kagaya ng Techware Vision yung top panel, this case would be the best case in the budget section. And another issues is sa part ng installations. No, number one, yung installation ng ating third fan sa front panel. Dalawang screw lang yung pwede mong magamit para ma-mount yung third fan natin. Pangalawa is yung ating drive base. Ay wala siyang holder, so dapat may hahawak ng HDD para ma-screw natin ng maayos. And pangatlo is yung side panel sa likod. I must say na madali lang yung cable management ng case na to pero dahil hanggang dito lang yung kaya ko sa cable management is medyo mahihirapan kayo. And para sa ibang PC builders na hirap din sa cable management, need nyo ayusin ng gusto yung cable management dito dahil medyo hindi ganun kalaki yung clearance and hindi siya kagaya ng metal panel na pwede mong pilitin para ma-flat yung mga wires. And lastly, siguro ang isa sa pinaka-minor cons ng case na to is yung screws ng ating tempered glass. I'm not sure pero feeling ko masyadong manipis or maliit yung screw para sa mga ganito kakapal na tempered glass. Pero so far, wala namang issue in terms of holding the glass, so ingat-ingat na lang. Overall, this case is pretty solid especially sa mga budget gamers and PC builders na gusto ng sleek design na may mesh front panel. So mula ngayon, ito na yung gagamitin kong case and maybe I will upgrade na rin into AIO dahil mas efficient ang AIO sa ganitong case na merong mesh front panel. And that's it para sa ating unboxing, review, and PC build ng ating Techware Neo. I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe. Happy gaming!